Hello everyone, I'm Dr. Eric Mendoza. Para sa ating endocrine episode sa araw na ito, tayo ay mag-focus sa thyroid nodule o bukol sa thyroid. Ang bukol sa thyroid ay karaniwan at kadalasan na hindi naman delikado, kaya hindi dapat matakot agad o mabahala. Mababa ang pagkakataon ng cancer, lalo na sa mga bukol na walang pinapakitang senyales ng pagiging delikado o suspicious for cancer. Ang thyroid gland ay gumagawa ng thyroid hormone. Ang bukol sa thyroid ay maaaring may kinalaman sa pagiging hypo o hyperthyroidism. Maaari din namang may bukol sa thyroid pero walang hypo o hyperthyroidism. Ano ba ang mga tests ang nararapat para sa isang pasyente na may bukol sa thyroid? Una, thyroid blood test na kinabibilangan ng TSH, free T4 at kung minsan free T3 na din. Ikalawa, thyroid ultrasound para makita ang architecture ng thyroid gland kung may bukol man ito at ano ang mga katangian ng bukol na makikita dito. Ikatlo, maaari subalit hindi sa lahat ng pagkakataon gawin ang thyroid scan at biopsy. Paano ginagamot ang mga thyroid nodules o bukol sa thyroid? Depende na ito sa laki at resulta ng mga tests, maaaring alinman sa mga sumusunod. Maaaring obserbasyon lamang, may mga bukol na hindi kailangan galawin o bigyan ng gamot. Ito ay mga maliliit na bukol at maliit ang tsansa na maging cancer or cancerous sila. Ikalawa, gamutan. Para sa mga pasyente na may hypothyroidism, maaaring magbigay ng levothyroxine at minsan ang mga bukol ay kusang lumiliit kapag nagamot na. Pwede rin namang mag-radioactive iodine kung ang mga pasyente ay mayroong hyperthyroidism. Ang Graves' disease kadalasan ay nagpapakita ng maliliit na bukol, ngunit kapag nabigyan na ng gamot o radioactive iodine, nawawala din ito. Ikatlo, operasyon, lalo na kung isagawa ang biopsy at mapatunayan na suspicious o cancerous ang bukol na ito. Tandaan, kailangan ng assessment ng inyong endocrinologist kung ang bukol ninyo ay kailangang sumailalim sa mga test na nabanggit at kung paano ito gagamutin o kung ang operasyon ay kailangan para sa inyo. Hanggang sa muli.